Bispiras pa nga lang ngayon ng piyesta pero pupunta na kami sa Barangay Raya para manulungan. Taon-taon nga ay pumupunta kami rito at katulong nga kami ng aking hipag sa pagluluto. Marami kasi silang maghanda dahil marami din silang nagiging bisita. Nagdala na nga ang aking buyok ng sangkalan at itak dahil tiyak na mapapalaban nga daw siya sa gayatan. Pagdating nga namin sa Barangay Raya, mga mare ay pistang-pista na nga at marami na rin nagtitinda ng mga laruan. Nadatnan na nga lang namin na kinakatay na nga ang baboy kaya naman dumiretso na nga kami sa loob. Timplado na nga rin ang buko salad at sabi ko nga ay wala na yata akong gagawin. Pagkarating nga namin doon, mga mare, ay pumwesto na nga ang aking buyok para maggayat. At ako naman ay natukahan sa pag-aayos ng lamesa. Uy, aba, may talenta ni. Dito na nga kami natulog, mga mare, at nagising na nga lang kami sa maiingay at makukulay na mga drum beater at mga banda. Napakaganda nga ng piyesta ngayon, mga mare, dahil 5 nga ang banda at may 3 drum beater pa. Naaalala ko pa nga nung bata pa ako, mga mare, kapag piyesta nga sa amin, ito talaga ang inaabangan ko. Paano ba naman ibang kukulay ng mga suot ng mga bandahan, itapos ibang saya pa pag nakakarinig ng mga tugtog. Naluto na nga ang lahat ng handa, mga mare, at meron nga silang hamonado, kaldereta, minudo at chapsoy. May kinuha pala silang katulong sa pagluluto dito, mga mare, kaya hindi na rin kami masyadong nahirapan. Magbubukang liwayway pa nga lang, mga mare, ay pumunta na nga agad kami sa court para makunan nga ang mga banda. Dito daw kasi mag-iipon-ipon ang lahat ng banda at mga drum beater bago nga umikot sa nayon. Sa totoo lang talaga, ito nga yung pangalawa sa mga gusto kong part ng piyesta, ang mga banda. Mare, ay ganyan-ganyan din ako kaseksi at kaganda nung araw, kaso ay natipos nga lang ako. Naluto na nga rin ang chapsoy, mga mare, at handang-handa na nga ang bahay ng aking hipag sa kapistahan. Mga bisita na nga lang ang inaantay, kaso kain nga lang daw at bawal ang balot. Chari! Nakaw! Ay parang baliit yata ng lagayan ni Talangay. Unhani! Siyempre, hindi matatapos ang araw na ito nang wala tayong binalot, kaya for the sugod na nga ang mga person. Marami nga ring nakakilala sa amin, mga mare, kaya naman pumayag na nga kaming makipicture. Ay, sino ba naman tayo, ani? Siyempre, dun lang tayo pupunta sa mga nag-invite sa amin, kaya hindi ko talaga may papangakong marami tayong binalot for today's video. Nadaan pa nga kami sa tapat ng simbahan, mga mare, at napakarami pa ngang tao dahil may binyagan nga pala ngayon. Nag-shortcut na nga kami ng daan kaya parang papunta na nga kami sa kagubatan. Mahirap talagang manghingi ng binalot, honey, pero kakayanin. Alam nyo ba, parang ito yata yung shortcut na banglayo at parang maliligaw pa yata kami dito. And after 48 years nga, mga mare, ay sa wakas nakarating na rin kami dito sa unang bahay na aming hihinga ng binalot. Char. Pagkarating nga namin doon, mga mare, ay pinakain nga muna kami. Pero syempre dahil matalino ako ay matamisin nga lang muna ang aking kakainit, baka madaling mabusog. Tapos pagkakain ng matamisin ay kaunting tubig lamang aking iinumin. Uy aba, nakakuha kayo ng teknika ni. Kaso nga lang, mga mare, ay nilabasan nga kami ng aking kahinaan, ang buko salad, kaya naman napakain na nga rin ako. At habang kami nga ay kumakain, mga mare, ay naisip ko nga na may kapitbahay pa pala itong aming kinakainan. At syempre, hindi namin palalagpasin ni Yunani. Agad na nga kaming pumunta doon, mga mare, at hindi nga ako nagkamali dahil agad na rin naman niya kaming pinakain. Ito nga palang pinuntahan namin, mga mare, isa ring content creator kagaya ko na si Nanay and Riley sa Facebook. Magaganda nga rin ang mga content niya at madalas nga siyang mambudol doon. Syempre, check muna natin kung ano ba ang kanilang mga handa. At ito ngang mixed veggies at mango kineme ang aking nagustuhan at napakasarap. Pagkatapos nga namin kumain, kina Nanay and Riley ay pupunta naman kami ngayon sa bahay ng aming kumpare. Hindi ko nga lang siya na-videohan, mga mare, pero pwede nyo siyang i-follow sa kanyang Facebook. Napakabait pa nga ng kumpare namin ito dahil pinakain na nga kami ay may pabalot pa. Diyos ko, day!
Habang kami nga ay naglalakad mga mare ay may nakakilala na naman sa amin at picture-picture na naman ng mga person. Dumaan nga muna kami dito sa bahay ni na Mami Sam, kaso mga mare medyo natakot nga kami dahil may CCTV. Charis! Pero syempre joke lang yan dahil may binalot pa rin tayo kay Mami Sam. Si Mami Sam nga pala mga mare ay content creator din kagaya ko, kaya naman i-follow nyo na rin siya. Habang kami nga ay pauwi mga mare ay marami rin nga ako nakitang mga bag na nagmamantika. Ay ano kaya mga laman nun, nani? Kaya naman napasabi na nga lang ako sa sarili ko na it's a tie. Sana naman eh wag nyong iba siyang mga nagbabalot dahil ito ay isang tradisyon na rin dito sa amin. Syempre mga mare, bawian lang yan. At kapag piyesta naman sa amin, kami naman ang pupuntahan ng mga nagpabalot sa amin. Ganun lang, yun nani. Halos lahat nga ng madaanan namin ay inaalok kami pagkain, kaso nga lang ay hindi na talaga kaya. Ay bang babait talaga ng mga taga-islani. Nakita pa nga namin tong si Uncle at nagkakatuwaan kami dahil nagpaparamihan nga sila ng binalot ng aking buyok. Ito nga yung last na bahay na pinuntahan namin mga mare dahil hindi na nga kami makatanggi. Salubungin ka ba naman ng ganito ka-sexy ayan eh. Sana all sexy. At binigyan pa nga kami ng Tolits Buko Pie. Uy aba, saan ka pa ni? Natapos nga ang kapistahan ng talim ng matiwasay. Siyempre sa tulong ng ating mabubuting kapulisan, MDRRMO, Philippine Coast Guard at sa lahat ng komite. Sa pangunguna nga ng presidente ng komite na si Julian Macalino at napakabongga ng pista ng talim. Wow, napakaganda. Wow. Ayan, maganda.